Hey guys, good afternoon and welcome back to my channel. Hi guys, good afternoon guys. So happy Tuesday and pasensya na kung late tayo nakapag-vlog and hindi tayo nakapag-upload ng dalawang araw. Pero may vlog ako noong Sunday. Ngayon ko siya i-upload guys kasi nagloko yung phone ko. Parang siya lang nagloko sa akin. Aww! Hindi, charot lang. Hindi, nagloko yung phone ko. Akala ko kasi na-upload ko na yung video nung Sunday. Kaso dahil hindi siya nag-upload, naghihintay ako. And then, tanga-tanga din talaga ako, no? Hindi ko man lang chinek sa phone ko kung nag-confirm na ba, kung na-apply ba. Ay, dahil dire-diretso lang tayo. Nag-antay lang din tayo sa wala. So, nag-decide ako na hindi muna mag-vlog nung Monday. Kasi sabi ko, baka kailangan niya ng pahinga. Kailangan niya ng oras. Ay, parang pinapatamahan. Charot. Charot lang. Wala-wala. Hindi kasi sabi ko nga, di ba lahat naman ng gadgets, kailangan din magpahinga. Siguro, napagod din yung phone ko. Kasi diba sabi ko nga, di ba, sa phone din ako nag-i-edit. And sa phone din ako nag-take ng videos, ng vlogs. And dito rin ako nag-upload ng videos. So, madalas lang, minsan-minsan lang talaga. Kapag marami ako na-edit ng videos sa laptop ko, ina-upload yung mga videos ko para mabilisan. As sa phone kasi, sa isang video, umaabot siya ng 50 minutes bago siya matapos lahat-lahat na ma-upload. Isang video lang yun ah. Kung sa laptop kasi, umaabot lang ng 20 to 25 minutes na kapag upload na ako. So, kaya ganun yung nangyari sa aking phone. Siguro, napagod siya. And ngayon, balik ko po vlog tayo ulit ngayon kasi Tuesday na. And nababasa nyo na yung nasa title, diba? Bibigyan ko kayo ng konting update lang sa aking graduation. So, diba nga, kung napapanood nyo talaga yung mga videos ko, eh diba sabi ko nga sa inyo, I am a graduating student. Na-post yung graduation. Well, lahat naman tayo na-post yung graduation. Hindi lang naman kami, hindi lang naman ako, hindi lang naman yung school namin, which is lahat naman din talaga. Pero yung ibang school, ata, alam ko, nag-online graduation sila. So, siguro kasi kaya nila mag-provide ng online. Lahat kami, ng mga 4th year students, naghihintay pa rin kami ng mga updates. Pero, thank you din sa school namin na binibigyan din kami ng updates. Kahit na sobrang busy sila kasi nga tumatanggap din sila ng mga enrollees na papasok ng pang first year and so on. And ayun, nasisingit pa rin nila sa schedule nila yung kami mga graduate. Ayun, and ngayon, bibigyan ko kayo ng konting update. Kasi, syempre, sabi ko nga, diba, gusto ko rin magbigay sa inyo ng updates. And, gusto ko rin i-share sa inyo para makapaghanap, para kung sakasakaling kayo, naghahanap pa rin kayo ng mga kukuha sa inyo mga photographer, yung mga katulad din namin na naghihintay at nakapending pa rin yung graduation, baka ganito rin yung susunod na mangyayari, nagagawin ninyo, ganyan-ganyan. So, ito, nabibigyan ko kayo ng mga updates and mga konting suggestions, konting basta may share ako sa inyo. And sana tapusin niyo itong video na ito guys. Okay, let's do this. So hi guys, so ayun na nga, update natin. Meron akong tatlong bagay na i-share sa inyo na in-update din sa amin ng mga officers namin from our school. First is ang aming graduation fee. Yes, may graduation fee kami kahit walang graduation na magaganap. And, ito naman yung graduation fee na to. Babayaran namin to individually. And, kaya naman ng budget. Hindi naman sobrang laki. Kasi wala naman kasing magaganap na graduation. So, fee na lang yung babayaran mo katulad ng mga yung sa diploma, yung lagayan natin ng diploma. Okay, so magbabayaran kami sa graduation fee. Ito yung mga souvenir program, diploma jacket, alam mo yung diploma jacket, is yun yung pinaglalagyan ng diploma mo. Yun yung alam ko, yung plastic, yun yung alam ko din.
and yung alumni fee and dues, normal na rin talaga yun na binabayaran. And yung legacy fee, and di ko alam kung meron din kaya legacy fee, pero sa amin kasi meron siyang legacy fee. So, total of 940, yun yung babayaran namin. And then, once nakabayad ka na ng graduation fees, ayun, pwede ka na mag-proceed naman kapag nag-aanap ka na ng work, yung mga kailangan mo na TOR, kung ano-ano pa yung mga kailangan mo na gusto mo i-request sa school. Kasi hinahanap yung resibo, yung OR ata yun, yung tinatawag nila, avail ng mga kailangan mo requirements sa pagkahanap mo ng trabaho. And second naman is yung aming yearbook namin, yung graduation picture, Filipiniana picture, and the lifestyle picture. Yung mga tatlong yon, may kita mo yon doon sa yearbook. And pagkakaalam ko rin, bibigyan din kami ng picture talaga na pwede mo siyang ilagay sa frame or pwede mo siyang ipa-laminate, ganyan-ganyan. So, babayaran mo yun. Naalala nyo nga, di ba, yung tawag ito? Yung nag-pictorial ako dito sa bahay. Yung purpose ko, kaya ako nag-picture dito para makapag-submit ng aking pictures para doon. And, babayaran nyo yun. Online payment din yun. Online payment, online transaction, online editing na rin yun. Diba nga, naka-white yung Filipiniana and yung graduation na picture mo, sila na mag-edit doon. Hindi mo na kailangan ikaw pa mag-edit, so sa kanila na yun, sila na magtrabaho about doon. But, yung sa lifestyle, ikaw na mismo yon, kasi nga, diba, naka-aurahan na, naka-ayos ka na, so, pag-post ka na ng maayos, siguro yung background na lang yun, and yung mga angle na mga buhok, yung alam mo yun, yung mga nakatayong buhok, siguro i-edit out nila yun para mas dumanda yung picture na ilalagay nila sa yearbook mo and yung sa lifestyle video mo, ganyan-ganyan. And, ito pala yung mga picture na na-approbahan nila. So, ito yung para sa graduation pic. Ayan. So, naalala nyo yan na dapat nakasando ako na itim. So, naalala ko dun sa guidelines. Bawal pala yung pwede naman yung nakasando, pero dapat yung talaga naka-open para sa view dito mo, para makita nila. Para ma-edit na lang maayos yung damit na ilalagay sa'yo. And, hindi pala pwede yun kasi masyadong close, diba? So, nagpalit ako ng damit. So, ayan yung naging damit ko. Yung kulay itim na may white. So, ayan, i-edit out na lang nila. Or magpapatong na lang sila doon ng pang-graduation pic or yung Filipiniana na picture. Ipapatong na nila yun doon para mukhang maganda-ganda. Maganda-ganda? Then, ito naman yung picture na ilalagay sa pag naka-Filipiniana ako. Well, itong dalawang picture na to, I don't know kung alin dyan yung talagang ilalagay nila para sa nakatoga or Filipiniana. Kasi sila na ata mag-decide nun. Awan ko lang. Hindi ako sure ah. Kasi yung nabasa ko kasi, yung nakita ko din sa kanilang guidelines. Ito yun. Iba nakita niyo Filipiniana. Pwede yung nakaganyan. Yung nakaside yung hair mo. And yung nakatoga naman, ito yung nakalagay sa likod yung buhok mo. So, ayun. So, parang nagkaroon ako ng idea na ay ito magiging sa graduation picture. And ito naman ay magiging sa Filipiniana. And ito naman yung lifestyle photo na napili nila, na aprobahan nila actually. And dapat ito nga, diba, yung gusto ko, ayan, yung nakaganyan. Kaso dapat palang ginawa ko kahit malang 3/4 ng body, tapos nakaganon, okay na sana yon. Kaso hindi pala pwede kasi masyado malapit, tsaka parang di naman maganda, no? Parang para sa atin siya gaganda na ako kasi parang napaka simplicity. Eh, napaka-simple kasi, diba, yung nakaganyan ka lang, yung parang nakakandidato ka lang. Ganon. So, ito yung na-aprobahan nila. Ayan. Medyo okay lang sa akin yung picture. Kasi ako naman nagkumuha. Ako naman nagpakahirap. Ako naman lahat. Okay naman sa akin yung picture, pero ewan ko lang. Sana maggawa nila ng paraan yung upuan, tsaka yung background. Kasi, syempre, diba, para mas lalo pang bumenda. So, ito yung third na update. Kasi hindi naman to update ng school mismo. So, binigyan lang kami ng link ng aming professor na kung gusto namin mag
apply for let review, let exam. So, ayan, meron tayong link para makapag-apply tayo sa let exam. So, ayan, guys. So, ayan yun. And, syempre, as a future teacher, inaangkin ko na talaga. Kahit hindi pa ako sure. Eh, syempre, diba, sa panahon ngayon, ang hirap mag-decide. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari in the next future, in the next day, the next week, month, years. And di natin alam eh. Although, alam ko yung sarili ko yung ano yung tutunguhan ko. So, kahit ano naman mangyayari, magiging masaya ako, magiging masaya si mama sa akin. Syempre, for sure, kasi yun yung magiging decision. Magiging decision ko sa buhay ko. Syempre, diba? So, kung hindi man makapag-take ng exam ngayon, siguraduhin ko na lang by next year, makapag-apply tayo or makapag-exam tayo. Kasi sa akin naman yung pinag-aralan ko, diba? Kung hindi ako mag-a-apply ng education or kung hindi ako magle-let. Hindi ako mag-type ng let. Kasi, ano yan? May takot ako, oo. Kasi nakatakot bumagsak. Well, okay lang din kung bumagsak or hindi. Pero, sana makapasa. Pero, hindi pa naman sa ngayon. Okay? Kasi, hindi ko rin alam kung ano yung mga una kong gagawin. Hakbang. Alam niyo yun? Para kayong umulit-ulit. Para kayong high school graduate na hindi mo alam kung anong course yung kukunin mo. Parang ganun yung naramdaman ko ngayon. Parang hindi ko alam kung ano yung umpisahan ko. Tapos ganito pang pandemic na to. Hindi mo alam kung pwede pa yung gagawin mo. Kung pwede ba yung ganito ganyan. Alam mo yun? Yung tipong mangangapa ka talaga sa dilim. Kasi parang ang dilim ng mundo ngayon, di ba? Sa nangyayari, sa pandemic, and sa kung ano-ano pa nangyayari. So, ayun. Pero, titry ko pa rin kung makakapag-let tayo ngayon. Kasi hindi naman lahat makakapag-let ngayon. Kasi kailangan, diba, mag-review center. Ganyan. Kasi nakakatakot naman lumabas. Pero alam ko, may online review center ata. Pero hindi pa ako sure about doon. And, tingnan natin. Bibigyan ko ulit kayo ng update kapag nakahanap ako ng review center na online. Kasi, ako talaga, hindi ko gustong lumabas. Ano yun? Hindi ko isasakripisyo yung buhay ko para makalabas. Although, kailangan ko sa sarili ko kasi let review yun eh. Kaso, alam mo yun, yung pangamba, yung takot, nalalabas ka, ano mangyayari sa'yo pag lumabas ka, yung mga ganun bagay. Kasi ang dami mo rin, di ba, makikisalamuha sa ibang tao. Hindi naman pwede na mag-let review ka, tapos hindi mo kakausapin yung mga kasama mo. So, parang hindi naman maganda yun. So, ayun na nga yung tatlong update sa akin ngayon. And, rinig ko din na sabi sa amin, magkakaroon ulit ng survey, siguro by next year, kapag okay-okay na ang panahon at pwede na mag-graduation. Ayun, sabi nila, pero hindi pa yun sure. Magkakaroon nga daw ng, ang tawag dito, survey kung sino yung mga gusto pa umattend ng graduation. Kasi syempre, di ba, yung iba doon, hindi natin sigurado kung a-attend pa ba. Kasi for sure, yung iba doon may mahanda ng trabaho, mga ganun bagay. So, may busy ng ibang tao. And, kung ano man mangyari, i-update ko pa rin kayo guys, don't worry. Yung ganun, yung sinabi nila update about doon, di pa, ako mismo, hindi ako sure kung atin pa ako ng graduation kapag once na nang nangyari yun. Kasi, hindi rin natin, yun nga sabi ko diba, hindi rin natin malalaman kung ano yung kinabukasan. Yun, hindi natin alam kung ano mangyayari. Bukas, next year, we don't know. si God na bahala kung ano mangyayari. Sana matapos itong pandemic para, alam mo yun, pumalik sa dati, yung pwede ka na lumabas, na wala kang kinakatakutan, ganyan. Kasi ngayon, di ba, lahat ng tao na kinakatakutan itong pandemic na to, which is totoo talaga nakakatakot siya, hindi siya nakakatuwa. Marami ng tao na nag-uwis ng buhay, and nakaka-stress. Ayun, nakaka-stress na siya. Sana huwag tayo mawala ng pag-asa na matatapos din to, makakayanan din natin to, may malalagpasan natin to ng sama-sama. And, kaya huwag natin kalimutan laging
maging lagi sumunod sa mga patakaran na kinakailangan. Magsuot ng face mask, face shield, and kung ano-ano pa pa-protect sa sarili. So, ayun nga guys, masyado na akong madaldal. And ayun nga yung aking tatlong update sa aking graduation guys. And sana in God's time, maging okay na lahat in graduation. Sana matuloy kahit December pa yan. Pupuntahan ko yan pero next year, I don't know. Hindi ko na sure kasi wala naman akong trabaho, wala tayong income. Para, bumili ng damit pa, ng graduation, ganyan. Kasi mother ko lang yung nabibigay sa akin ng pang-allowance. Ganun-ganun. And, ayun guys. Ayun, sana nagustuhan niyo itong video guys. At, ayun. Sorry kung hindi ako nakapag-update sa inyo na isang araw, dalawang araw. At, awan ko kung kailan ko ito ma-upload. Kasi, naglolo ko talaga yung phone ko. I'm so sorry guys. Wala kayo napapanood ng videos ko lately. And, ayun, nakakaloka. So, ayun guys, sana nagustuhan niyo itong video na to guys. And, please don't forget to like and subscribe to my channel guys. Bye!